Tara, kasyok-syok, kwentuhan tayo. Okay, magandang gabi po mga kaketchup. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking 800 subscribers. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel, Biyahe ni Kaketchup. At doon po sa mga hindi pa po nakakasakay sa biyahe ko, Biyahe ni Kaketchup, sakay na po kayo at hindi po kayo magsisisi, malilibang po kayo dahil interesting itong ating mga pag-uusapan. At isa-shoutout ko rin po pala yung mga tumatangkilik po at nag-iiwan po ng mga tanong doon sa aking mga ina-upload na video. Kaketchup, meron lang pong pumasok na tanong doon sa aking Biyahe ni Kaketchup na Facebook page. No? Yun pong tanong po nung isang kaketchup natin, yung bata ba na nagkaroon ng kaso, na, ng gahasa? No? Kasi yun ang tanong niya sa akin. Eh. Meron daw isang 5 taong gulang na batang babae na ginahasa naman ng 11 years old na batang lalaki. Kung ito daw ba ay na ipapakulong. Alam niyo po, pagka po bata ang involved, siya po yung nakagawa po ng krimen, sa English nga po ang tawag yan ay child in conflict with the law, yan po ay nire-rescue o sinasagip. Ano? Bakit po ganun ang term? Kasi po, binibigyan din po ng pasubali palagi, lalo na't yan ay bata. Ano? Baka po kasi na-impluensyahan siya ng mga nakapaligid sa kanya o hindi maganda ang environment niya sa loob ng bahay nila at hindi rin maganda ang environment niya doon naman sa labas ng bahay nila within the community. Maaari, baka po na kaya po nagawa ng bata yung ganung klase ng krimen ay impluensya na rin ang social media. Kaya nga po ang paalala ko sa mga magulang, pagpupunta po sa isang internet shop, dapat po nandoon din kayo, mabantayan niyo po. Samahan niyo po sa social media, may mga bigla may nagpa-pop out. Akala ng bata, maganda yung lumabas dun sa screen eh. Pagpindot niya, yung pala porn site, ano? O kaya mga violente na mga video na mapapanood niya. Isa po yan, maaari yung social media, naka-impluensya sa kanya. At yan po ay uulitin ko nire-rescue. Ngayon po, ang tanong niya pa ulit, kung pwede daw bang i-inquest ang bata. Ini-inquest po talaga po yan. Pero bago po yan dumaan doon sa inquest proceedings, yung bata po na nakagawa po ng ganyang klase ng krimen, yan po ay dinadala doon sa social worker ng isang syudad. At siya po ay sinusuri doon, sumasailalim sa isang eksaminasyon sa harapan ng isang social worker ng DSWD. Tinitingnan po kung yung kanyang nagawang krimen ay nagawa niya dahil sa kamangmangan o nagawa niya man, alam niya na ito ay masama at hindi dapat. Ang tawag nga po nila doon in act of discernment.
Iba na po kasi ngayon ang level ng intelligence ng mga bata, no? Although may mga bata na nagawa niya yon dahil na rin sa kanyang kainosentihan o kamangmangan dahil siya'y bata, meron naman pong mga bata na kaya niya ginawa dahil gusto niya at alam niyang ikapapahamak ngayon at yan, yun ay alam niyang kasalanan sa batas. Pagka po ganon, nagawa niya yan in act of discernment, yung bata po na yan, ang gagawin po niyan, nire-rehabilitate po yan. Doon sa rehabilitation center, meron po doon mga recreation facility, mag-aaral din po sila. Ganon po yan. Pero doon sa inquest, ini-inquest pa rin po yan. Pero bago yan iharap doon sa piskal na gagawa ng resolution doon sa kaso ng bata doon sa CICL, dinadala po muna yan doon sa PAO para po magabayan yung bata. No? Siyempre, pagka dinala po yan doon sa kanyang abogado doon sa PAO, nandoon din po yung, ano, yung social worker. Nandoon din po yung mga magulang. Kinakausap po yan ng PAO. Binibigyan po yan ng legal advice. Para po pagharap, dinala po siya doon sa prosecutor's office. Alam na nung mga magulang kung paano ang gagawin. Yung piskal naman po, siya na po magre-rekomenda. Base na rin doon sa ginawang pag-aaral at pagsusuri ng isang social worker kung ano po yung kinalabasan ng ginawang eksaminasyon doon sa CICL kung siya po ay i-rehabilitate. Ngayon, ang tanong pa po nung sa maaari daw ba itong magpiansa. Doon po sa inilabas ng Supreme Court ngayon, may mga ni-revise sila eh. Ang bata, yung CICL po, allowed po yung magpiansa, ganaman kabigat ang nagawa niyang kasalanan sa batas. Yung pag-inquest po niyan, dapat po hindi lalagpas ng 8 oras. Kaya po paalala doon sa mga investigador, yung mga tiga Women's and Children's Desk, pagka hinawakan ng isang kaso, huwag niyo pong patagalin sa inyong kamay ang kasong yan dahil 8 hours lang po yan. No? Mitigating circumstances lang po yan, sabi po ng Supreme Court, at allowed po yan na mag-bail. Basta po, ang bata po, ini-inquest din po yan. At kung dun sa kanyang pagsusuri, kinakitaan siya ng discernment, rehabilitasyon. No? Yun, ang DSWD. Kaya nga po, pag napatunayan na nagawa niya yon in act of discernment, hindi po siya kinukulong. Bawal po yun. Dinadala po yung CICL o yung Child in Conflict with the Law doon sa DSWD at dumadaan siya doon sa rehabilitation, recreation, mag-aaral din siya doon. Tuturuan siya ng dapat na naayon sa kanyang edad bilang bata. At doon naman sa mga magulang, bata na yung DSWD, kung ito bang magulang, responsable o irresponsable, yung trabaho po ng DSWD. Kaya pagdating sa mga kaso ng CICL,
partner po dyan ang Prosecutor's Office at ang DSWD, no? Kaya hindi po yan kinukulong. At dapat po, ulitin ko, pag ginawakan nyo yung kaso, dapat sa loob ng 8 oras, ay naiharap nyo na po ang bata sa kanyang abogado. Pagkatapos po siya ay masuri sa DSWD ng inyong lungsod, ng inyong bayan, ng inyong syudad. Ano po. Siguro po hanggang dito na lang po muna. At sana po ay nakapagbahagi po ulit ako ng kaunting kaalaman. Muli po, inuulit ko, hindi po ako abogado. Ako po ay retiradong pulis na may alam din po sa investigation. Nakaranas din po akong umattend ng mga hearing nung panahong ako po ay aktibo pa sa serbisyo bilang pulis. Ulitin ko po, hindi po ako abogado. At kung meron man pong pagkukulang, meron kayong gustong ituwid dun sa mga nasabi ko, comment lang po kayo doon sa baba. Welcome naman po ako dun sa gustong magtuwid sa akin. Kung nakukulangan po kayo, o kung meron po kayong gustong idagdag, salamat po sa Diyos. Kasi, kaya ako po kasi ginagawa itong ganitong klase ng pagbablog para po matulungan ko rin po yung mga kababayan natin na kapo sa kaalaman, lalo na po sa legal at sa batas. Muli po, ako po ang inyong kaketchup, kapatid, kaibigan, at kausap. Sakay na po kayo sa biyahe ni kaketchup. Salamat po sa Diyos. Magandang gabi po ulit, ha? Magalaw. Yan, pwede na. Okay. Ang gagalaw dyan, ha? Sana maganda yung audio. Dapat po yan ay na-action na ng tawag mo. Ano pa ba yung isang tanong? Kalimutan ko, ah. Pero may mga tanong kasi na kailangan ko sagutin. Tapos siya, shout out din tayo. Diba? Problema na para init. Okay ba mga kaketchup? Ayun siya na kayo, ha? Okay. Kailangan, bago ako humarap sa aking mga subscriber, kailangan. Mainit, maganda na ang ating itsura. Hindi tayo pawisin. Pawisin ba? Mainit. Ha?